Sa buhay natin, may mga bagay din tayo na pinagsisisihan. Pero dahil tapos na at nangyari na nga, ang player na ito ay binaliktanaw na lang ang nangyari dun sa sikat na SMB Brawl sa kasagsagan ng practice. Bali tumunog masyado ang balitang yan kasi dyan ang pinakaugat na napurnada ang sanay SMB Grand Slam. Si Ronald Tubid ang sinasabing pinaka matapang na santo na involved sa gulong yon at labis-labis ang kanyang pagsisisi. Tara mga quiz, kumustahin natin ang naging buhay ngayon ni Ronald Tubid. Pero bago tayong magpatuloy, kung nais susuportahan ng aking channel, just click subscribe and share. Si Ronald Tubid mga quiz ay tinawag na The Saint kasi kamukha niya si San Pedro Calungsod. Siya ay pinanganak sa Iloilo at dito siya nadiskubre. Sa edad na 17, sobrang galing niya sa mga hustle plays, tsaka matapang at medyo mainitin ang ulo. Dito sa Iloilo, nakalaban ni Tubid si James Yap. Base noon sa galawan ni James Yap, alam daw niya agad na magiging isang PBA star ito at pagdating sa kolehiyo, nagka-teammate silang dalawa kasama si KG Canyaleta at Paul Artadi. Naging maayos naman ang takbo ng UE Red Warriors pero nabigong makuha ang title. Nung time na yon, ang problema kasi nila, wala silang legit center tsaka ang UE maraming injured players. Sad pa ni Tubid, kung may legit center lang daw sila at intact, siguradong may championship title na raw ang UE noon. Bago pumasok si Tubid sa PBA, naglaro muna siya sa Ana Water Dispenser at Wellcoat Paint Master squad ni Romel Aducol at nanalo sa 2002 PBL Challenge Cup. 2003, nagpa-drop si Tubid sa PBA pero round 2 lang siya at 16th overall kaya hindi na siya umaasa na magiging magandang professional career. Sa PBA draft, siya ay pinili ng Shell. Sa kanyang rookie season, ang average niyang 8.9 PPG ay naging 12.3 PPG kaya sa kanya binigay ang Mr. Quality Minutes. 2004 to 2005 season na disband ng Shell at siya ay nailipat sa Air 21 Express. Dito niya nakuha ang ikalong Mr. Quality Minutes Award. Sa 2006 to 2007 season, dito mas nakilala si Tubid kasi na-trade siya patungo Ginebra at nakuha niya ang respeto ng ilang PBA fans nung naging karugtong siya ni The Fast, The Furious at siya naman ang The Fearless. Sa 2008, na-dislocate ang ankle ni Tubid kaya pinaupo siya sa finals at semis laban sa Alaska pero pagkabalik niya sa mga ilang games, aba, tinabla pang series. Nag-step up siya sa Game 7 at nakuha pa ng Ginebra ang title kaya binigay sa kanya ang Co-MVP Award with Eric Menk. Plus, sinama na rin siya sa mga All-Star selections. 2012, mukhang hanggang dito na lang ang mga masasayang araw ni Tubid sa Ginebra. Na-trade kasi siya patungong Barako pero sa mismong taon, na-trade din siya patungong Petro na ngayon San Miguel sa isang 10-player 5-team trade kapalit si Jojo Doncil at Alex Maliari. Sa kanyang limited role dito sa San Miguel, sino mag-aakala na makakakuha pa siya ng 7 titles habang nagkaka-average lang si Tubid ng 8 PPG pero malaki pa rin ang naitutulong niya sa second unit. Kaya nga ang SMB noon ay road to Grand Slam na sa tulong din ng small but terrible import na si Des Wells. Akala nga ng lahat ay talagang easing-easy lang nila itong makukuha considering na si Junmar ay nasa kanyang prime at isang caliber team na unstoppable sa offense at defense. 2019, nangyari na nga ang hindi inaasahan. Nagkataon din na nasa iisang team ang mga mainitin ng ulo at si Des Wells na madali ring sumakay sa init ng ulo nila. So hinardpick noon si Arwin kaya nagkagulo na. Plus pinagtanggol ni Tubid si Arwin at itong sinabong pinagtanggol si Wells kaya mas nagkagulo na sa SMB practice. Hindi ito nagustuhan ng management kaya sinuspindi yung iba. Sinabong na i-trade. Si Tubid at Arwin pinabayad at si Wells umalis ng bansa. Hindi na naipagpatuloy ng SMB ang kanilang magandang sistema at nawala ang kanilang momentum hanggang na-injured na din si Junmar at si Tubid hindi na ni-renew ng SMB. Nang si Tubid ay nawala ng trabaho, naghanap siya ng ibang opportunity pero this time sa 3x3 league, sa Kia Picanto or Terra Firma, nakita ni Tubid ang bagong landas sa buhay. Ayon kay Tubid, alam niyang mali siya at gusto niyang humingi ng tawad sa SMB. Sabi pa niya, walang mararating ang init ng ulo. Inaamin niya noon na gusto niyang bumalik sa SMB. Pero parang ayaw na talaga kasi medyo may edad na rin. Penalty is penalty. Imbes na umawa, tumulong pa. Masakit man daw sa loob, ayaw niya makita si Arwin na dehado kasi kumpare niya yan eh. Kung hindi lang dumagdag si Tubid, siguradong nasa SMB pa siya. Teka, ano na nga ba ang buhay niya ngayon?
Sa mga hindi pa nakakaalam, siya ho ay isang team manager ng Terraform Egypt considering na dati rin siyang naglaro dito way back 2018 at 2019. Bukod pa dyan, isa din siyang assistant coach dito. O diba, tuloy pa rin ang buhay at hindi pa rin siya nalalayo sa basketball. Disente ang trabaho, malaki pa ang sweldo. Kaso medyo napasamala ang record ng Egypt ngayon. Anyway, salamat po sa panonood. Stay tuned para sa inyong shoutout. Ngayon po itatawagin ko ng mga nagpa-shoutout. Shoutout naman ako kay Pop TV, Katz Aquino Dukusin, Gigi Sibong, Kinus Locanias, Bike Exercise Nilakay, Dog TV, James Daniel Dorado, Leonard Grieg Marta, Vince Jumawas, Benigno Timbang Jr., Jay Galdod, John Reynard Soltes, Nicomedes Tantillo, Adman De Guzman, Efren Jokno, Raymond Gamboa at Kai, The Couple Rider Vlog.